Olivia Newton-John, isa sa mga female artist na nagkaroon ng masaganang karera noong dekada 70. Isang multi-awarded singer na naging matagumpay din sa larangan ng pag-arte. Sino ba naman ang hindi pamilyar sa kantang Hopelessly Devoted to You na nagmula sa kanyang 1978 breakthrough film na pinamagatang Grease? Nagpatuloy man ang kanyang pamamayagpag hanggang dekada 80, isang malaking pagsubok naman ang kanyang mararanasan sa pagpasok ng dekada 90. Nagkaroon kasi siya ng isang malubhang sakit na talagang nagpahirap sa kanyang buhay ng halos 30 taon. At bago siya tuluyang pumanaw noong 2022, dumaan nga muna siya sa napakaraming heartbreaks. Minsan na siyang nawalan ng asawa, namatayan ng ama, mga kapatid, at kahit malalapit na mga kaibigan. Katulad ni Olivia, karamihan nga sa kanila ay pumanaw rin sa sakit na cancer. Paano ito nangyari? Isa nga ba itong sumpa o parte lang talaga ng kanyang mapait na kapalaran? Pwes yan ang ating aalamin ngayon dito sa Mark Chance TV. Pero bago tayo magsimula ay sana'y nakasubscribe ka na sa ating munting channel para naman lagi kang updated sa mas marami pang videos na katulad nito. Let's start! Let me be there in your morning. Let me be there in your life. Si Dame Olivia Newton-John ay isang British-Australian na isinilang noong August 26, 1948. Ang kanyang ama ay isang World War II veteran, habang ang kanyang ina naman ay anak ng kilalang physicist at Jewish Nobel Prize winner na si Max Born. Kung baga nagmula talaga siya sa isang may kaya at maimpluensyang pamilya. Si Olivia ay bunso sa tatlong magkakapatid. Isa nga sa mga ito ay naging doktor, habang ang isa naman ay naging aktres katulad niya. Pero bago maging isang performer, ay nais talaga noon ni Olivia na maging isang veterinaryo. Ngunit nawalan nga siya ng gana dito matapos niyang bumagsak sa ilang mga science exam. Sa impluensya ng kanyang mga kaklase, ikalaunay nahilig nga itong si Olivia sa musika. Sa edad lamang kasi na 14, napabilang na siya sa isang girl group at madalas nga silang nagtatanghal sa coffee shop ng kanyang brother-in-law. Ang talento ni Olivia sa pag-arte ay unang kinilala noong 1964. Ito ay nang manalo siya ng Best Schoolgirl Actress Award sa isinagawang University High School production. Mula noon ay naging laman na itong si Olivia ng iba't ibang mga TV show sa Australia. Noong 1965 inanalo pa nga siya sa isang talent show na pinamagatang Sing Sing Sing. Ang premyo sa patimpalak na ito ay ginamit ni Olivia upang makapagturo sa Great Britain. Ngunit isa din talaga sa mga purpose niya kung bakit siya nagtungo dito ay upang magtaguyod ng musical career sa UK. Kasama ang kaibigang si Carol Pat, bumuo nga sila ng duo at nilibot ang bawat mga nightclub sa Europe. May isang pagkakataon pa nga na aksidente silang nabook sa isang strip club. Kaya naman doon napilitan sila na magtanghal suot ang mga daring outfits. Nang ma-expired ang visa ni Carol, napilitan nga itong bumalik sa Australia. Ngunit nagpaiwan nga itong si Olivia at nagpursue ng kanyang sariling karera. Una siyang nag-focus sa mga country music at nirelease ang kanyang kauna-unahang album noong 1971. Hindi man umarangkada ang album sa mga charts, nagkaroon naman ito ng isang international hit. Ito ay ang lead single na pinamagatang If Not For You, na isinulat pa mismo ng batikang musikero na si Bob Dylan. If not for you, the winter would hold no spring. During this time, nagsimula na rin lumabas si Olivia sa weekly show na pinangungunahan ni Cliff Richards. Nakatulong talaga ito sa pagpapalawak ng kanyang popularidad at although tinatangkilik na siya sa UK, hindi nga pa rin siya gaanong patok sa United States. Ang mga kanta kasi sa kanyang second album na Olivia, talagang nangulilat sa mga music charts ng US. Ngunit ang lahat ay nagbago nang marilis ni Olivia noong 1973 ang isa pa niyang country song na pinamagatang Let Me Be There. Nakapasok na kasi ito sa top 10 ng US Billboard dahil ano pang muling tumaas ang popularidad ng country music. Let me be there in your morning. Let me be. Dahil nga dito ay napanalunan na ni Olivia ang kanyang kauna-unahang Grammy Award for Best Female Country Vocalist. Noong 1974 matapos mag-hit ang kantang If You Love Me, Let Me Know, hinirang na din si Olivia ng CMA o Country Music Association bilang Female Vocalist of the Year. If you love me, let me know. If you don't, let me... Tinalo pa niya ang mga veteranong country singers na kagaya nila Dolly Parton, Tanya Tucker at Loretta Lynn.
Ngunit hindi lahat ay naging masaya sa mga achievements ni Olivia, especially yung mga country purists at country legends. Hindi kasi sila sang-ayon sa kanyang pagkakapanalo at inisip na masyado siyang pinapabura ng CMA. Tinawag din kontrobersyal ang kanyang pagkakapanalo sa Grammy noong 1973. Bunga ng mga protesta mula sa ilang mga country music participants, ibahagya ngang nabuo ang Association of Country Entertainers o ACE bilang rival sa CMA. Ngunit hindi nga ito nagtagal at wala nga silang nagawa sa patuloy na pag-usad ng karera ni Olivia. Muli pa kasi siyang nanalo ng 2 pang Grammy noong 1974 para sa kantang I Honestly Love You. But this feeling doesn't come along every day. Matapos mag-move sa US noong 1975, inakagawa na nga ng isang kasaysayan itong si Olivia. Matapos kasi ang 152 days mula nang mag-number 1 ang kanyang album na If You Love Me, Let Me Know, muli na namang nag-number 1 sa US Billboard 200 ang bago niyang album na Have You Never Been Mellow. Naging world record nga ito sa Guinness ng 45 years bago ito mabreak ni Taylor Swift noong 2020. Taong 1978 na nang tuluyang makilala si Olivia sa buong mundo. Ito ay nang pagbidahan niya ang musical film na pinamagatang Grease. Kasama nga niya dito ang aktor na si John Travolta na una na rin nakilala sa 1977 movie na Saturday Night Fever. At katulad ng Saturday Night Fever, naging box office din ang Grease na nagkaroon ng best-selling soundtrack album. Nag-turn nga si Olivia into a rock and roll genre, kaduwit ang co-star na si John Travolta para sa kantang You're the One That I Want, at Summer Nights. Naging iconic din ang isa pang kanta ng movie na pinamagatang Hopelessly Devoted to You. Pinerform pa nga ito ni Olivia sa isinagawang Grammy Award Ceremony noong 1979. Despite sa mga success na kanyang nagawa noong late 70s, muli namang bumagsak ang kanyang karera sa mga taong 1980. Hindi na kasi tinangkilik ng mga tao ang isa pa niyang musical film na Xanadu. Pinutakte ito ng mga kritiko at hinirang pa bilang worst film of the year ng Golden Raspberry Awards. Naging failure man ang movie, ikabaliktaran naman nito ang naging performance ng soundtrack album. Naging commercial success kasi ito sa buong mundo matapos mag-hit ang lead single na pinamagatang Magic. Sa kagustuhang umunlad, gumawa nga ng changes itong si Olivia sa kanyang musika, especially sa kanyang imahe. Nag-turn siya into a sexy, provocative, an athletic look para sa kanyang bagong pop song na pinamagatang Physical. Umaningan ng labis na atensyon ang music video dahil ano pang manalo ito ng Video of the Year sa Grammy noong 1982. Pagdating ng mid-80s, inag-focus na nga muna itong si Olivia sa iba pang mga aspeto ng kanyang buhay. Nagtayo siya ng mga clothing store sa Los Angeles at bumuo ng sariling pamilya kasama ang aktor na si Matt Latanzi. Nakilala nga niya itong si Latanzi noong 1980 bilang isa sa mga backup dancer ng kanyang movie na Xanadu. Despite sa kanilang 11-year age gap, naging mahaba pa rin ang kanilang pagsasama. Tuluyan silang ikinasal noong 1984 at nagkaroon ng isang anak na babae pagdating ng taong 1986. Muling naging active si Olivia sa musika pagdating ng taong 1988. Nag-release siya ng mga album, ngunit sa mga panahon na ito ay kalakasan na ng mga mas batang singer na kagaya ni Tiffany at Debbie Gibson. Medyo natabunan nga nila ang pagbabalik ni Olivia dahil ano pang hindi na masyadong mapansin ang kanyang mga bagong release na albums. Matapos ma-release ang kanyang greatest hits album noong early 90s, nagbalak na sana itong si Olivia na magsagawa ng isang major tour. Ngunit hindi nga ito natuloy matapos niyang madiskubre na mayroon pala siyang breast cancer. Noon pa man kasi inapapansinan niya ang madalas na pagkirot ng kanyang suso. Binaliwala niya ito ng maraming taon hanggang sa tuluyan na itong lumala. Ang masakit pa dito, ilang araw lamang matapos siyang madiagnose, ituluyan na rin pumanaw ang kanyang ama dahil sa sakit na liver cancer. Matapos nun, inakancel na ang mga public activities ni Olivia, pati na rin ang kanyang mga pinaghahandaang concert. Habang nagpapagaling, dito naman nagsimulang lumamig ang relasyon nila ng kanyang asawa. Although walang pagtataksil na nangyari, ituluyan pa rin silang nag-divorce noong 1990. Bunga ng mga chemotherapy at malakas na paniniwala sa mga herbal medicine, mabilis na nakarecover si Olivia
Bahagyang nawala ang kanyang cancer. At para magbigay ng inspirasyon sa iba, ay naging advocate nga siya for breast cancer research at iba pang mga aktibidad related sa kalusugan. Itinatag din ni Olivia ang The Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center na located sa Austin Hospital sa Melbourne. Bukod sa mga kawang gawa, ay ginagamit din ni Olivia ang kanyang musika para mag-spread ng positivity. Mostly kasi sa mga album na kanyang nire-release mula 1994 hanggang 2006 ay mga inspirational at spiritual. Back in 2005, ay isang trahedya na naman ang dumaan sa buhay ni Olivia. Ang kanyang longtime boyfriend kasi na si Patrick McDermott ay misteryosong nawala sa karagatan ng California. Hindi na ito nakabalik matapos magsagawa ng overnight fishing trip sa Californian coast. Although nagpatuloy si Olivia sa kanyang health and humanitarian activities, wala nga siyang kamalay-malay na unti-unti na palang bumabalik ang kanyang sakit. Noon kasing 2012 matapos ma-involve sa isang car accident, isang bukol ang nadiskubre sa kanyang balikat. At ayon pa sa mga doktor na ito ay related sa cancer. Bunga ng reputasyon, inilihim nga ito ni Olivia sa publiko. Doon na rin nagsimulang sumakit ang kanyang likod at inakala na ito ay related lamang sa sakit na sciatica. Ngunit nagkamali nga si Olivia sapagkat matapos ang ilang mga tests, ikinumpirma na ng mga doktor na siya ay mayroong stage 4 breast cancer. Hindi pala talaga nawala ang cancer ni Olivia noon pa man at bagkus ito ay parang natulog lamang. Para maibsan ang pananakit ng kanyang likod, inilalagyan nga niya ito ng mga cannabis oil o marijuana. Isa si Olivia sa mga tao na ipinaglalaban ang cannabis for medical use. Katunayan nga niya ng kanyang anak na si Chloe ay may malawak na farm ng cannabis sa Oregon. Bunga ng mga iniindang sakit ay muling ang kinansela ni Olivia ang ilan sa mga nakatakda niyang concerts. Kaya namat na bunyag na rin sa publiko ang kanyang tunay na kondisyon. Tila malapit talaga kay Olivia ang mga sakit na ito. Noon kasing 2013, habang sikreto siyang nagpapagaling sa kanyang cancer, ipumanaw na ang kanyang kapatid na si Rona dahil naman sa sakit na brain cancer. Ang kapatid naman niyang doktor, ipumanaw din noong 2019 sa edad na 80. Matagal na itong nangihina at although hindi ibinunyag sa publiko ang kanyang karamdaman, may mga impormasyon na ito ay related pa rin sa cancer. Bukod kay Olivia, matagal na rin nakikipaglaban sa breast cancer ang kanyang best friend na si Kelly Preston. Asawa ito ni John Travolta na matalik din kaibigan ni Olivia. Di na nga nito kinaya ang paglaganap ng kanyang sakit at tuluyang pumanaw noong 2020. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin namang nilalabanan ni Olivia ang kanyang mga life-threatening disease. Kahit papano ay nagagawa pa rin niyang magtanghal bilang guest sa iba't ibang mga events. Katunayan nga niya noong 2021, nakapag-release pa siya ng single kasama ang kanyang anak na si Chloe. Ito ay pinamagatang Windows in the Wall na siyang maituturing na huling original song ni Olivia. August 8, 2022, sa loob mismo ng kanyang tahanan sa Santa Ynez Valley of California, ituloy nang nalagutan ng hininga si Olivia sa edad na 73. Maraming kaibigan niya sa industriya ang nagpahayag ng kanilang pakikiramay, kagaya na lamang ni John Travolta, Barbara Streisand at marami pang iba. Maging ang ilang mga landmark sa Melbourne ay pinailawan ng mga pink lights bilang tribute kay Olivia. Matapos ang isang private memorial sa California, sinaboy na sa Byron Bay ang kanyang mga abo. Isa nga ito sa mga ibinili ni Olivia bago siya pumanaw. Isang malawakang memorial service din ang isinagawa pagdating ng February 2023. Bukod sa kanyang pamilya, dinaluhan din ito ng mga bigating personalidad sa musika, kagaya na lamang ni na Barry Gibb, Mariah Carey, Elton John at marami pang iba. Ang cancer ay pangalawa sa pinaka nakamamatay na sakit sa Amerika. Kaya naman ang nangyari kay Olivia at sa marami pang iba ay hindi maituturing na sumpa o kamalasan. Ito ay bunga lamang ng malawakang pag-abuso sa katawan, hindi lamang sa mga kinakain, kundi pati na rin sa mga unusual na gawain. Pero maswerte si Olivia sapagkat namuhay siya ng mahaba-habang panahon. Nagawa niyang makatulong sa mga katulad niya at nag-iwan ng magandang alaala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mundo ng musika.